Sikat na aktivista at manunulat na si Luwalhati Bautista, pumanaw na kahapon Linggo, February 12, 2023, sa edad na 77, narito ang buong detalye. Si Luwalhati Torres Bautista ay ipinanganak noong December 2, 1945, ay isa sa mga pangunahing babaeng nobilistang Pilipino sa kasaysayan ng kontemporaryong panitikan ng Pilipinas. Kabilang sa kanyang mga nobela ang Dekada 70, Ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Ipinanganak si Bautista sa Tondo, Maynila at nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School noong 1962 bilang isa sa pinakamatalino sa kanyang klase. Siya ay isang mag-aaral sa pamamahayag sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out dahil noon pa man ay gusto na niyang maging isang manunulat, at ang mga gawain sa paaralan ay inaagawan siya ng mahalagang oras upang ituloy ang kanyang pangarap. Sa kabila ng kakulangan sa formal na pagsasanay, si Bautista bilang manunulat ay nakilala sa kanyang tapat na realismo, matapang na paggalugad sa mga isyu ng kababaihan sa Pilipinas, at sa kanyang mapanghikayat na mga babaeng bida na humaharap sa mahihirap na sitwasyon, sa tahanan at sa lugar ng trabaho ng may hindi pangkaraniwang katapangan at lakas. Kasunod ng anunsyo ng pagpanaw ni Luwalhati Bautista, isang pagpupugay ang iginawad ni dating Vice President Lenny Robredo, para sa isa sa pinakatinitingalang nabaliste ng bansa, na kanya ring naging taga-suporta noong May 2022 elections. Isang pagpupugay kay Luwalhati Bautista, "Maraming salamat ma'am sa pagbabahagi ng sarili, usay at tapang sa pamamagitan ng inyong buhay at mga akda." Kung maaalala ninyo, inanunsyo ni Luwalhati Bautista sa Facebook na sinusuportahan niya ang tandem ni dating Vice President Lenny Robredo at dating Senador Kiko Pangilinan o nakaraang eleksyon. Bumuhos naman sa social media ang taos pusong pagpupugay mula sa mga personalidad sa showbiz, kasunod ng pagkamatay ng kilalang manunulat at aktivista na si Luwalhati Bautista. Kasama na ang veteranang aktres na si Vilma Santos Recto sa mga nakikiramay. "Magpahinga ka sa walang hanggang kapayapaan," binibining Luwalhati Bautista, isang multi-awarded na manunulat, screenwriter, matapat na feminist, at isang kaibigan. "Naaaliw ako sa mga alaala na kasama ko ang napakagandang babae na ito. Nagpapasalamat ako sa tiwala't gabay niya para matanggap ko ng husto si Lea Bustamante at Amanda Bartolome." Ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, at Dekada 70 ay dalawa sa di malilimutang pelikula sa buhay ko bilang isang artista, sad ni Vilma Santos. Ayon sa nakalap naming impormasyon, natural cause of death ang ikinamatay ni Luwalhati Bautista. Mula po sa bumubuo ng Chismis Trends Channel, kami po ay lubos na nakikiramay sa naiwang pamilya. Maraming salamat po sa panunood. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you and God bless.